Hello guys, welcome back again to my video. Ngayon nandito ako sa Yetti at dito ako magpa-farm ng mga NPC items, guardian weapon, cards, at saka marami pang ko pwedeng i-hunt kasi mabilis kami makakill dito. FK yung elementor namin dito kaya tamang farm lang kasi times 2 drop ngayon yung sulit namin. Kasi ito pala yung set ko ngayon. Na-wix ko siya guys. And stop plus 22 na. Just kahit pa paano, yung HP natin 10k na. Wala pa yung butas. Yung kita nyo guys, so nakakuha ko ng mga NPC items na pwede mong ibenta sa mismong NPC. Tamang farm lang. Ito kasi yung pinakamaraming spot ng Yeti. Ayan, makikita nyo sa mismong navigator. Wala pa kasi akong jar kaya tamang red pill muna tayo. O syempre meron tayo nitong in case of emergency itong pumpkin pie. Pero actually ang lambot ng character ko dito. Kahit isipin nyo guys naka pure stun na. Kasi medyo gap pa sa monster. 5 levels gap pa kasi kaya pag nagsabay sabay ng hampas yun, GG. Nagkita niyo 1k. Marami niyo rin ako nakuwang guardian weapon dito. Ginagawa ko 10 monster lang para hindi masyado masakit yung damage. Pretty skill. Hindi kasi na pretty skill yung ani ka nag-easy. Sayang naman. Ayaw mag pretty skill nitong PL. Ano ba naman? Tumbong kita kay Kuya Bird. Ayaw mong mag pretty skill. Napakalag. Kita nyo yun guys, yung windpill talaga sobrang lag. Kaya ang sarap gamitin ito sa guild war tong igamentor eh. Tamang farm lang tayo kasi sa time pain niya. Pero yung iba nakaka 100 M na rin. Kita nyo guys, oh. Ah, sakit ng trip. Shit. Tapos na lang, FK yung elementor natin. Hindi FK to, GG tayo. Pero yung gamit ko kasing AZRIA pala guys, ano, libre lang kasi to. Ilang days pa. Then, bibili na lang ulit sa shop. Meron ulit. Pero kung walang penya, edi sa Forsaken Tower tayo magpa-farm. Same lang din naman yung drop rate eh. Mataas lang kasi ang XP rate dito sa AZRIA, kaya mas okay mag-farm dito.
mas mataas ng 0.1 yung AZRIA kesa sa Forsaken Tower. Debuffs nga ulit tayo. Yung PL, tulog pa ata. Kaya sa mga new player dyan at newbie na nag-i-start, syempre yung mga nakakuha ng AZRIA, dito na kayo magpa-level, dito na kayo mag-farm para iwas agri din dun para sa mga partner nyo. Kanyari may RM din kayo, at least makakaligtas yung RM nyo sa agri. Kaya sobrang sulit magpa-level sa mga premium map kasi walang agri. Huwag lang sana mag-busy kasi ang hirap mag-busy. Kahirap pa mag-login. Dami kasing tao, nakaka-miss. Tulit pa naman sana magpa-level. Pero siguro by next week may times 2x. Doon ko nagagamitin yung ampic. Hirap na. Gamitin ko agad yung amplitude tapos nag-times. Kahit mag-ano lang ako, H lang ako guys. Okay, 130. Pwede na yun. Para masort ko yung HOR. Para kapag napag-sort na ako ng HOR, pwede na ako mag-tank kahit isang dungeon. Tuloy-tuloy na lang yung farm namin. Diba? At least, step by step lang na nagagawa na yung mga pwedeng gawin. Box natin. Okay, sakita nyo, dami na kukuha. Kaya pag nag-farm dito sa AZRIA eh, posibleng hindi ka makakapag-farm ng 100 M per day eh. Especially kung yung server talaga, sa AZRIA kayo mag-farm. Kaya ako guys, kita nyo, hindi talaga ako nagpapa-level kasi pag nagpa-level ako, bumababa yung drop rate. Hindi katulad dito sa mga Yeti or 80 na monster pababa, level 80 na monster. Ang taas ng drop rate ng mga NPC item. Kasi ang pansinin nyo dun sa Mammoth, ang tagal mag-drop ng NPC items. Hindi katulad dito sa Yeti. Kahit sabihin mong mababa yung mga pwede mong isell, katulad nito ang mga to. Sa mga suit, ganyan, mga NPC na yan. Ang bilis naman ng drop. Kaya mga maka 200 and 300 and per day. Siyempre, depende sa oras din ng pagpo-farm mo. Kasi, bumababa yung drop rate sa oras, guys. Kahit anong farm mo. Kaya mostly, nagpa-farm ako umaga, saka gabi. Then, pahinga ako ng hapon, edit yun. GG tayo dito kasi sobrang dami. Tamang for ano lang ako, tamang mob lang ako kasi guys, pag napakarami baka madids. At least kahit pa paano 4 hits lang talaga siya. Yung PT naman namin naka-only points kaya okay na okay. Wow na wow talaga mag-farm. Sa mga nagtatanong guys, malapit na rin tayo mag-stream. See you lagi sa stream natin then. Pero kasi ngayon guys, focus ko muna ako dito sa pagko-content. Siguro after na matapos ko yung content na to, I hope makapag-stream na tayo. Kaya sobrang salamat sa mga ano guys, sobrang salamat talaga sa pag-suporta niyo. Doon, ano na tayo. Stream na ulit tayo. Pero pag trip ko pa rin guys, kaso busy pa kasi. Kailangan pa rin natin mag-ano muna. May pause yung ginagawa eh. Kaya ngayon guys, busy sa farming. Kasi ngayon, inayos din ako sa kabilang server, sa ibat. Ngayon, as of now, nasa mushpang pa ako, inaayos ko yung dito.
Pero actually ayos na rin naman yung community dito. Kaya soon makakabalik din tayo ng e-bot. Ano naman tayo, dual stream naman tayo, kaya ayos lang. Mag-stream tayo dito sa pushpang, meron din sa e-bot. Hindi ka na matitsa. Ulit pala gamang mag-farm. Siguro every 1 hour kaya maka 20 eh. Di ba? Sulit na sulit. 20 minutes meron kang, or sa 1 hour meron kang 20 m, 25 m. Taas nun guys. Wow, farming. Basta sa mga newbie dyan at na, sa mga nag-start ng life, dito na kayo mag-farm. AZRIA. Kung hindi kaya ng, kung walang budget for AZRIA, go sa Forsaken Tower B2. Doon makakapag-farm talaga kayo at sobrang sulit. Kasi ang taas ng drop ng NPC item sa mga low level na monster. Level 80 pababa, napakataas ng drop rate. Tsaka sa basta ang level lang is 84 pababa. Di katulad nito 73 lang. Doon kayo mag-farm. Kung new server kayo guys ha. Pero kung mga old server na kayo, then mag-farm kayo sa mga dungeon na lang. Ang i-hunt nyo is yung mga weapon, yung mga set, yun ang farm nyo. Kasi dito sa pushpang, bago pa yung server, kaya may isasuggest ko talaga na farm kayo din doon sa ganitong mga premium map. Ito naman guys, pwede sa mga low rate at sa mga server na pwede nyong mapuntahan talaga. Ayun guys, sana natuwa kayo sa video ko at syempre huwag nyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Marami pa tayong content dito sa Flyff Us at magkita-kita tayo soon sa mga from different server. See you on my next content and thanks for watching.